Okay mga bossing, ayan, magandang araw na naman po. Welcome back na naman dito sa ating channel mga bossing. For today's video natin, Motorstar 175. So, eto mga bossing, maganda, mapanood nyo to kung kayo na mga naka-Motorstar 175. So, yung issue at problema, bibigyan ko kayo ng tips at para awareness na rin para sa inyo, para maiwasan nyo na mangyari din sa mga unit ninyo ang ganitong pangyayari. Okay, so ito, napiprevent natin. So kapag alam natin yung kailangan gawin, so ito, i-reveal ko sa inyo yung isa sa nagiging issue ni Motorstar 175 na din tinawag sa atin dito ni at ng ating customer. At ayan, ito na nga, dinala na dito sa atin ni customer. So itong unit kasi ay napa-stock ng halos kulang-kulang 2 buwan dahil hindi nila ma-provide pa yung budget na sinabi ng unang mekaniko na magagastos dito sa unit. Kasi nga ang problema at issue ng unit ay hindi mapadyakan. So ang sabi nung unang nag-estimate ay i-overhaul lang unit dahil maaaring katok, ganyan. So no, itinawag sa atin ito ng ating customer na napagsabihan nung mismo nating may-ari ng unit. So agad pinadala natin dito dahil alam naman natin na possible nga na ito yung isa sa nagiging issue. Ayan. So dito sa may magneto side, kung makikita nyo, tanggal ang tornilyo ng isang Bendix drive. So yan mga bossing, ang nangyayari, lumuluag lang po yung tornilyo ng ating Bendix drive at ng ating magneto. Ayan, hanggang sa natatanggal na at sumisingit na dun sa ating mismong stator. Ayan o, kita nyo, umaalog-alog yung ating tornilyo. At ang nangyayari at naapektuhan, ayan, ito ang nasisira. Kasi nga yung tornilyo ay nalalaglag at sumisipit sa ating magnet na kumakalang sa ating stator, kung kaya hindi siya maikot at hindi siya matadyakan. So napakatigas pa man din ng kicker nitong Motorstar 175. So ito yung isa sa pwede yung padlaanan ng oras mga bossing, na dapat siguro mga ilang buwan sa inyong unit dapat na check nyo para ma-prevent nyo na yung ganitong issue at problema. So ang gagawin nyo lang naman kasi dyan mga bossing, wala kasi siyang Loctite ang kanyang tornilyo dun sa kanyang Bendix drive. Kung kaya ang nangyayari, yan po ay lumuluag dahil sa siyempre malakas yung vibration ng ating unit. Ang nangyayari, ayun, lumuluag. Pero kapag kayan mga bossing ay na-prevent nyo, na lagyan natin ng Loctite yung ating tatlong tornilyo ng Bendix drive at saka ng ating magneto, so may iwasan nyo ang issue ng ganitong problema. So hindi nyo na aabutin ang ganitong problema na meron pa masisira at aabutan kayo sa daan na mamamatay yung unit hanggang sa hindi nyo na matatadyakan. So isipin nyo, katok yung makina at stock up. Ayan. So ito yung ating stator mga bossing, kita nyo naman yung nangyari sa ating stator. So dyan kumalang habang umiikot yung ating magneto, sumasama yung ating tornilyo, kumakalang dyan sa ating stator. Ayan. So tatanggalin na natin dito mga bossing yung ating tornilyo. So itong tatlong tornilyo na to, dahil matagal na siyang umaalog, so anong nangyari, yung thread ng ating tornilyo ay nasira na. So ang gagawin natin ay tatanggalin na natin at papalitan natin yung tatlong tornilyo ng ating Bendix drive. At isa pang naapektuhan dito sa unit na to ay yung kanyang Bendix drive repair kit. Ayan. So ngayon naman mga bossing, yan, binubuo na natin yung unit, nilagyan na natin ng Loctite. So pinalitan na rin natin ng tatlong tornilyo. So kapag kahigpit ng higpit kamay mga bossing, dapat yan po ay nai-impact para mas mahigpit at hindi na muling matatanggal yung tornilyo ng ating Bendix drive doon sa ating magneto. Okay, so ito ngayon mga bossing ay kinakabit na natin at binubuo na natin ng motor ni boss. So ang napalitan doon, stator, tatlong tornilyo at saka yung mismong Bendix drive repair kit. So yun po yung repair kit na yun, ay natanggal na rin yung kanyang mga spring at saka nagkaroon na rin ng tama yung mga bulitas. Kaya ang nangyayari ay hindi maganda yung ikot ng starter. So nung una pa lang nararamdaman na nila na hindi maganda yung pag-ikot ng starter
at medyo namamatay-matay na. So kaso nga lang, dire-diretso yung paggamit, hindi sila aware sa ganung problema. Inabot sila ng ganito ang pangyayari. Okay? So ayan, nabuo na natin yung unit at ayan, ito, napapadyakan na natin. So testingin na natin mga bossing kung mapapaandar na natin at kung wala na bang ibang issue at ibang sira pa ang unit. Okay. Ako, lobat. Bukas nga na. Bukas. Ha? Bukas ang... Bukas. Okay. Oo. Oh. Bukas. Siguro yung kala ng customer yan, pang-overhaul lang ako. Kumayari. Basta mo talaga eh. Wala ng budget, nakala ay pang overhaul. Agenda pa nung ano, ang dar. Mahinira ang taon. Ngayon, mahinira ang taon. Okay mga bossing, ayan, natapos na natin yung unit ni bossing at ayun, sana ay nagkaroon kayo ng idea at preventive measure ito para sa inyo mga naka-Motor Star 175 para maiwasan nyo na magkaroon ng aberya ang inyong unit. Okay, so yun lang mga bossing, maraming salamat. So till next video, God bless po sa atin lahat mga boss. Ride safe po.